Cancer. Tingnan natin itong mga messages paparating sa iyo sa next 7 days. If you are new here, please don't forget to subscribe and tap the bell icon. Kung gusto mo naman ng private reading, punta ka lang sa Purple Team Facebook page. Doon ka mag-PM. Kung mag-book or mag-i-inquire, hanapin mo lang yung link at details dito sa ibaba sa description. Maraming salamat kay Rapunzel sa nag-join ng ating membership. At please guys, mag-join na rin kayo ng membership para naman dumami at madagdagan yung ating mga members. Hanapin nyo lang yung join button katabi ng bell icon. At maraming salamat din sa mga nag-send ng super thanks sa inyong support. At para sa mga nagbabalak na mag-send, hanapin nyo lang yung heart-shaped icon kung magsisend kayo ng super thanks. Okay, so nakikita ko dito, hindi pa rin siguro mare-resolve itong mga conflict dito. Kung ano man itong mga kaguluhan dito, alitan, conflict, differences. Alam mo kung bakit? Kasi merong ma-pride dito. Ayan, kung sino man yung person niyan, mataas yung ego niya. So walang masosolve na problema kapag kaganyan na may ma-pride, no? Ang pwede kasing mangyari niyan, pwedeng nagpapataasan sila ng pride, walang may gustong magbaba ng pride, kaya walang masolve na issue. So, yan nakikita ko dito. Kung ikaw man itong namamagitan dito sa mga nag-aaway na yan, or may conflict, or kung ikaw man yung isa sa kasali dito sa mga may away or misunderstanding, okay? May mga nakikita talaga akong gulo dito kasi may justice card po. Oh. So, ibig sabihin, pwedeng umabot na sa barangayan yan kung may kaguluhan man dyan. Ibig sabihin, hindi siya yung simple lang kasi umabot siya sa next level, no? So, pwedeng yung iba dito umabot sa barangayan hanggang nagkareklamuhan, nagsampahan ng reklamo. Pwedeng iba umabot na sa hearing. So, ayan. So, pwedeng may mga alitan dito na lumala, no? And umabot pa sa mga, sa punto na kailangan ng hearing. Okay? So, pwedeng na-experience niyo ngayon or pwedeng in the past. Kung sa past naman yun nangyari, asahan mo na mabibigyan niya ng justice kasi may justice card. Okay? So, pwedeng hinihintay na lamang yung decision, no? Pwedeng may iniintay kang desisyon ng korte dito or pwedeng magkaroon na nga ng justice dito kung ano yung deserve mong makuha. Kung nangyari na in the past, pwedeng makuha mo na yung hustisya dito, no? Or pwedeng bumaba na yung desisyon na hinihintay. So, nakikita ko rin na mangangapa ka dito sa next 7 days na yun, may blind, no? So, para kang literal na bulag, hindi mo alam, unknown sa'yo yung mga bagay, or unsure ka, no? Or, hindi, walang kasiguraduhan, kaya yun, parang tipong mangangapa ka lang, parang hula-hula, tansya-tansya, bahala na, parang ganun. Okay, so nakikita ko rin dito na you have vision problems, no? So baka iba sa inyo dito, malabo yung mata nyo, kailangan nyo magpatingin. Baka may appointment kayo sa opto, no? Para ipacheck yung mata ninyo, or baka magpapagawa kayo ng reading glasses, yung mga ganun. Pwede rin naman na ang ibig sabihin lang niya na vision problem, eh pwedeng hindi mo lang nakikita yung kabuuan ng sitwasyon. No, kumbaga may mga elements na nakatago sa iyo or hidden pa sa ngayon na hindi pa nare-reveal, no? So yun, pwedeng may mga bagay na tinatago or nakatago sa iyo na wala kang access or wala kang alam, no? When it comes to your love life naman, you have true love, no? This is the romance of a lifetime. So, ayan. Kung sino man yung person na yan at kung maganda yung samahan nyo, pwedeng yan na daw yung the one or ito na yung romance na pinapangarap mo or yung hinihintay mo.
Okay? So, pwedeng true love nga yan. Kung ano man, kung sino man yung person ngayon na karelasyon mo, kung maganda yung takbo ng relationship mo, pwedeng ma-feel mo na na siya na yung true love mo. No? Or at least, ma-feel mo, ma-sure mo sa sarili mo na true love na rin yung nararamdaman mo dyan sa person na yan. Ayan, no? May happiness, expansion, joy, oneness. So, talaga, kinoconfirm nitong card na ito na you are happy right now dito sa iyong relationship, and ang nakikita ko dito is expansion, no? So, pwede pang mag to the next level itong relationship ninyo, and talagang buong-buo kayo nitong person na to at ine-enjoy niyo isa't isa. So, nakikita ko rin dito na may celebration, may party. Okay, ha? So, kaya gathering or simply na ano, yung support ng mga kaibigan ninyo or mga loved ones ninyo is nandyan sa paligid ninyo. Okay? So, mafe-feel mo na you are not alone, no? Dito sa, kung meron mang sitwasyon na kinakaharap ka, no? Mafe-feel mo na hindi ka mag-isa, may mga taong nagmamahal sa'yo, nandyan para sa'yo, para suportahan ka, damayan ka, samahan ka, no? Wow, lahat ng signs may ganito, walking away. So, meron nagwo-walk out dito. It's either ikaw o kung sino man yung person na yan na magwo-walk out. Pwedeng iiwan mo or iiwan ka nito or tatalikuran mo yung situation, no? So, mas pipiliin na lang nitong person na to na lumayo na lang. Ikaw man yan or kung sino man yung person na yan. The Empress energy, ibig sabihin abundance, fertility. So, if you are trying to get pregnant or kung gusto nyo magka-baby, ito yung senyales, no? So, ito yung perfect time or pwedeng iba sa inyo makareceive ng good news na may babying paparating, okay? So, pwedeng merong pregnant or pwedeng may on the way na, malapit ng mga anak. Ang nakikita ko rin dito, merong energy ng ano dito ng create, pagki-create. No, so ayan, baka meron kang bagay na mapoproduce or magagawa. So, pwedeng ito ay birth of an idea, a birth of an enterprise, no? So, expect na ano, magiging creative ka and magagawa mo yung mga gusto mong gawin and makakapag-produce ka kung ano man yung gusto mong i-produce. You also have an air sign energy, no? Pwedeng someone is spying on you. Hindi mo nalalaman. Meron diyang nagmamatsyag. Kumukuha ng information about you. Or pwedeng ikaw yan. Maybe this is your energy na you are spying on someone or meron kang bagay na pinag-aaralan dyan or inoobserbahan. Okay, yung iba sa inyo dito, pwedeng maka-experience ng surgery. Something painful, no? Pwedeng ito ay separation, heartbreak, no? So, anything na painful, pwedeng hiwalayan or pwedeng may maka-experience sa inyo ng feeling ninyo tinraidor kayo. And for your closing message, you have it's up to you. So, ayan, depende pa rin daw sa iyo. Ikaw pa rin ang bahala, no? So, it's up to you. Kung ano man yung magiging decision mo, yung magiging action mo, no, doon nakasalalay yung mga susunod na pangyayari or sitwasyon. Okay? So, ito yung mga nakuha ko para sa'yo. Sana nagustuhan mo to. Don't forget to comment, like, share, subscribe. Take care. Kita-kits sa ating next reading.